balikbansa na ang gilas sa Pilipinas matapos ang magandang performance sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At last ay makakapahinga na ang ating mga players. Pero after nito sila ay magbabalika na sa kanilang mga ball clubs, Ramos at Soto sa D-League, Carl Tamayo sa KBL ng Korea, Kevin Campbell at Mason Amos ay babalik sa Lasal, and the rest of the guys are expected to play sa PBA. And for Coach Tim Cone, ayon dito ang kanyang takeaway sa ating naging performance sa OQT ay nakita niya na kaya nating makipagsabayan sa malalakas na team sa Europa. Dagdag pa ni Coach ay malawak pa ang ating room for growth o may ilalakas pa tayo basta magpatuloy lang ang paghahanda lalo na at sa November pa ang next window. Ang kupunang ito ay isang pangarap kay Coach Tim Cone matapos mabigo sa Centennial Team after 26 years. Finally ay nahawakan niya muli isang team na mayroong size, talent, at kaya ring tumapat sa mga world-class na koponan. Balik rebuild up itong koponan ng China, kaya nagpadala ng men's team sa NBA Summer League bilang paghahanda na rin sa kanilang future. Kung titignan ang kanilang roster, hindi ito ang kanilang World Cup team, kundi ang mga players na kasama sa qualifiers at sinamahan ng mga young bigs. Ito ay ang 7'3 na si Harold Yu at ang rising star na 7'1 na si Hansen Yang. Well, seryoso itong mga Chino sa pag-rebuild ng team matapos ang sunod-sunod na heartbreak kabilang ang Asian Games na hindi pa sila makaget over. Yes, malaking epekto yon sa kanilang koponan. Dagdag pa na nawalan sila ng pag-asa na makapasok sa Olympics dahil sa pagkatalo sa gilas. So playing in the Summer League ay napakagandang move which is sana'y maranasan din ang ating national team. Although itong China ay matagal lang sumasali dito kahit noong panahon ni Yao Ming. But at this present time ay hindi pa nila makita ang susunod sa yapak ng NBA legend na si Yao. Pero this Summer League ay napansin ang kanilang young center na si Hansen Yang. 0-3 na itong China pero si Hansen ang lumalaban para sa kanilang team na nag-a-average ng 10 points per game. Kaya double purpose na rin itong Summer League dahil pwede kang ma-scout katulad nitong si Hansen Yang na nag-viral pa sa social media dahil sa kanyang performance kahit 3 games pa lang at nagkataon din ng malaking bagay na Team China kaya maraming touches sa basket itong si Hansen. Well, itong si Yang ay isang challenge para sa ating youth team as you know hindi tayo naging successful nitong FIBA Under 17 World Cup and ayon sa isang respetadong staff ng Batang Gilas na may mga fans na nagsasabi na hindi kinukuha ang mga batang big man sa tryout o kinakat sa roster. Sadly, ang totoo daw ay wala tayong player ngayon na panapat kay Hansen Yang ng China. At napaka-rare daw ang pagkakaroon ng AJ Edu, Carl Tamayo at Kai Soto pagkatapos ng kanilang generation. Pero sila ay hindi sumusuko at nagsusumikap sa pagdi-discover ng mga bagong talents na kanilang pwedeng makita. Well, normal niya sa China na hindi sila nauubusan ng 7-footer. Future na lang talaga makakapagsabi kung makakaroon pa tayo ng another 7-footer. For now si Hansen Yang, ang next generation best big na makakaharap ng gilas sa hinaharap.